Good morning, guys, and welcome back sa ating panibagong video. Ito na naman yung Mommy Jenny in UK. Kumusta kayo lahat, guys? Hopefully na okay kayo at safe dyan. So guys, nag-prepare ako. Pupunta kami ng school, guys. Ihatid ko na naman tong batang to. Si Scarlett, guys. So, lagay muna tayo ng mga colorete sa ating mukha, guys, before tayo lalabas, guys, di ba? Lagay ako ng cream, guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Sa mga walang sawang nanonood sa aking video, thank you, guys. Sa mga subscribers ko na sumusubaybay talaga sa aking mukha. Napakapangit na mukha. So, guys, ano dito ngayon sa UK? Tuesday na, guys. So, going to school today. And happy talaga ako, guys, na walang school sa Friday. Kasi, in-sit sila ng mga teachers. At saka, so, maka-rest tayo sa Friday, guys. At next week, guys, wala rin silang pasok dahil half-term, guys. All week, Monday to Friday, guys, wala silang school. So, makaka-rest yung mami niya. Can you tell them a good school? Miss ko na mag-workout, guys. Normally sa Philippines, guys, kaya ako na pumayad doon kasi everyday talaga ako mag-workout, guys. Pero dito, wala nang time mag-workout, guys, kasi may mga chikiting na hirap mag-workout. So, yusayo na lang tayo, guys. Yusayo! Guys, how are you Bila doing? Hello. Hello, queen. Hello, sweetie pie. Can you say your morning, Bila? Good morning. Where are you going today? Can you tell them? Yes. Where are you going today? Going to school. Yeah, what you want to do in nursery today? Drawings, paintings, Play-Dohs. Play-Dohs. I like Play-Dohs. It's not Play-Doh in school now. No, what else? Drawings. Have paper in school. Alright. I have paper doors. Okay, darling. Shall we go? Yes. Okay. Say, love you, everyone. I love you, everyone. Thank you. Thank you. 2,000 years later. Bahay na kami, guys. After ako nag-ano, guys. Sa wakas, naano ko na si Scarlett, guys, na nahatid ko na. Ito na naman yung yung duty ko dito, guys, maglinis na naman tayo ng ating bahay, guys. Mag-ala naman tayo after tayo man naging maglilinis tayo. Actually, nakalinis na ako last night, guys, pero ang daming sa sahi, guys. Ang daming mga crumbs. Kasi si Scarlett kapag mag-breakfast yan, guys. Ang daming kalat mag-breakfast. So, dapat nating linisin.
everybody. Say hi, everybody. Tiki tiki. Say hi, everybody. Look, who's this? Who's that? Tiki. Punta tayo ng lounge, guys, dahil itong batang to nagugutom, guys. So ang ano dito, guys, ang dark. Toda! Nagugutom, guys. Padidiin ko na muna to. Hello. Patulugin ko na itong bata to, dahil, guys. Ay, umagang-umaga, guys. Nyo, tapos yung mami nyo, haggard na haggard na. Haggard na haggard na talaga, guys. Wala nang time mag-ano. May time, pero ano lang, mga 5 minutes every morning. Tulugin ko itong batang to, guys. Ay, Willow. Willow, Willow, Willow. Always Willow. Hmm? Willow. Willow, Willow. Chuku chuku Willow. Willow. Ticket Willow. Tulugin ko to, guys, para makapag-breakfast naman yung mami nyo. Kasi ano, yung mga alaga ko sa tiyan. Ano na, nagre-reklamo na, guys. Nagre-reklamo na na ano. Bakit pula pa silang ano, almusal? Say hiya, bye-bye. Bye-bye, I'm gonna sleep. Bye-bye, I'm gonna sleep. Kit-kit, piggy pie, pie, pie. Kit-kit, sweetie pie, pie. Don't tell a lie. Yung asawa ko, guys, iniwan na naman kami. Kami lang dalawa ni Willow. Trabaho na naman, guys. Kayod na naman sa umaga. Parating na lang kumakayod, guys, para may pambayad sa mga bills. Pambayad sa mga bills. Should we go in your cup now? Gotta sleep. Gawa tayo ng coffee, guys, kasi yung ano ko, yung chan ko, need na ng coffee, guys. Coffee is life. Para sa ano, tsaka lagyan ko siya ng peanut butter. Yun na yung breakfast natin. Nanawala ng mga kampihan, guys. Yun lang. Coffee, guys. Coffee is life. Coffee, everyone. Ang sakit ng mandila ko, guys. Ano? Ano? Mainit.
kagaya ito ng ano guys, ng katulad ng you know, binabaliwala ka lang ng isang tao, di ba? Alam niyo pa guys, noon before ko na-meet si ano si Mister, meron akong ano guys, may akong boyfriend guys noon. Hindi ko na lang i-mention yung name guys. Nagtagal kami noon guys, siguro mga 3 taon noon. At saka ano? Ano guys, syempre pagbago kayo sweet na sweet, at saka lambing-lambing, every minute text messages, di ba guys, yun talaga yung ano kapag ano, yung umuros na mga ano, yung mga pag-ibig, di ba, pag bago pa kayo, pero katagalan na, walain ka na lang guys, so noon, mayroon akong boyfriend ng guys. Grabe guys, yung mga pasakit niya sa akin noon. Nung na-boyfriend pa kami, kahit ano guys, kahit, you know, kahit he's sitting beside me and I'm sitting beside him guys, nag-text pa rin siya sa girl guys. Kasi hindi ko habit na mag-check ng mga messages. Pero at that time guys, hindi ko na talaga kaya sa cell ko. So I check his messages guys and nakita ko doon iba yung name sa girl no dito na nilagay niya sa phone niya para hindi mahalata. Pero mabasa mo rin kung ano yung mga ano, mga sweetness messages like that. So, noon, nagselos ako guys. Akalain mo pa guys, kapag feeling na nagsiselos ka, sabihin niyo talaga na, joke-joke lang. Yun talaga yung mga sinasabi ng mga manluloko guys, di ba? Joke-joke lang. Pero sa totoo, hindi joke, di ba? May something, di ba? So noon guys, kahit ilang beses na niya akong niloko, pero magtagal pa rin kami guys kasi every time na nilulokohin niya ako, tapos wala, magsusorry siya sa akin, tapos I forgive him, pero ulit-ulitin pa rin guys, di ba? Ganyan talaga yung mga niloko guys, no? ulit-ulitin talaga kahit kasi alam nila na mahal niyo sila, so yun, they take advantage from you guys, di ba? Alam niyo kahit professional yung tao yun noon guys, yung ex ko noon, kahit professional si, pero ako pa rin yung bumabayad sa like food namin guys, like kung yung kung gagala kami, kung at saka binibigyan ko rin siya ng pera guys as allowance. Taka na lang ako guys kung bakit hindi, kung saan yung nilalagay niya yung pera. Paan ko pa guys. Kasi pag mahal nyo talaga yung tao, di ba guys? Kahit ilang beses kayong lukuhin, di ba? You forgive him, you forgive her. At saka kahit ano, ilang beses kayong lukuhin, binibigyan niyo pa rin sila ng mga chances ng ano, di ba? So nagtagal kami noon, siguro 3 years, more than 3 years guys. Pero noon na guys, that time guys, malapit na yung ano, yung kasi may fiesta sa amin sa city November noon guys. November kasi yung fiesta sa city, so coffee ko. On November kasi yung fiesta sa amin. So malapit na, next month yung fiesta sa amin. Hindi kami makauwi. So guys, nung nag-check ako sa Facebook ko guys, ewan ko ba, medyo meron bumulong sa akin sa hangin. Na i-open ko yung mga ano, friend suggestions guys, like add friend na ganyan. Nag-scan ako ng mga profiles. Scan ako, tapos nakita ko yung ano niya guys.
Kasi yung ano niya, yung profile niya is iba yun sa, gumawa siya ng ano, bagong profile sa Facebook niya. Pero binaliktad lang niya yung name niya, guys. So, nag-ano na ako, medyo nagduda na ako. So, kinlik ko yun na profile, guys. So, yun na, nakita ko na yung profile niya. At saka, nakita ko yung mga photos niya kasama yung girl niya, bagong girl niya, guys. At saka, kaya pala, message ko siya nung fiesta noon. Kaya pala, nung pag-message ko, hindi siya nag-reply. Kaya pala, meron siyang ka-fling. Kapag nakita ko talaga yung ebidensya, guys. Kapag nakita ko ganoon ng mga photos, sweetness, ganyan, guys. Hindi friend, kasi ang grabe, ang sweet nila. And so, noon, message ko siya na, this is the end of our relationship na. Kasi, hindi ko na talaga tanggap to. Kasi, palagi na niya ako niloloko, iba-ibang babae. So, yun na guys, nag-decide na talaga ako na, hindi ko na kaya. Parati akong umiyak, ganun. Kasi ang dami niyang mga pasakit. Ang dami niyang mga sa akin, binibigyan ko siya ng mga chance. So, yun na guys, nag-decide na ako na na-break na siya. So, ganun guys. So, kapag feel niyo na tao naluloko sa inyo, huwag niyo akong tularan, guys. Huwag feel niyo instinct niyo. Kayo tayong mga babae, guys. Grabe yung instinct natin, di ba? Kapag feel natin na niluloko tayo ng isang tao, dapat na natin, dapat na natin silang let go, di ba? Kasi kapag binibigyan pa natin sila ng a lot of chances sa ating buhay, the more nila gagawin yung the guys, di ba? So, say bye. Ganun, guys. So, parati siya nag-message nun, guys. So, I block him on Facebook, guys. Kasi hindi ko na talaga kaya yung mga panluloko niya. At isa ding time, guys, na nakita siya ng parents ko na may kasamang babae. So, sinabi ng parents ko nun, guys, nakita niya daw yung lalaki na may kasamang ibang babae. So, that time, hindi ako naniwala, guys, kasi gusto ko talaga na ako mismo yung makakita ng ebidensya, diba? Even my friends, guys, nag-work with me before, nakita rila na may kasama rin babae yung yung ex ko. So, hindi ako naniwala. So, that time na nakita ko yung mga photos nila sa Facebook, that time na din, guys, na nag-pinray ko siya na hindi ko na talaga kaya. So, kapag ulit-ulitin nila, guys, you have to let go them. At saka, walang communication na, guys. So, nag-let go ako. Siyempre, masakit naman na, masakit sa ating kalooban, di ba? Kasi mahal natin yung tao. So, dapat i-pray lang natin na may dumating na tao magmamahal. At saka, may time sa atin. At saka, kasi guys, ganyan ang Panginoon, guys. Kahit kahit dalawang characteristic or tatlong characteristic lang yung hinihingi mo, more than pa yung ibibigay sa iyo, guys. Katulad ko ngayon, I'm so happy and I'm so glad na dumating yung asawa ko sa buhay ko, guys, kasi napakamahal niya, guys, at saka napaka-responsible at saka napaka-very supportive sa amin, guys. Not only here, but family ko din sa Philippines, guys. So, kahit hindi mayaman yung asawa ko, guys, pero nag-share pa rin siya ng mga blessings, guys. I'm so happy, I'm so glad na dumating yung taong para sa akin. Just keep praying, guys. Alam niyo naman na dadating rin yung taong para sa iyo. So, just keep praying. Coffee muna tayo. Coffee break. So guys, siguro end ko na tong vlog kasi mag-breakfast na yung mami niyo. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe sa my channel, guys. And
sa mga walang sawang sumusuporta sa mukhang to. Pasensya na kayo sa mukha natin, guys. So, see you in my next vlog, guys. Bye-bye!